Kamusta mga kaibigan? Kamusta ang araw nyo? Andito na naman si KDJR Amazing Story para maghatid sa inyo ng panibagong guide at tutorial sa araw na ito. Bago ang lahat ay pakisubscribe, share and like na rin ang YouTube video natin. Siyempre huwag mong kakalimutang kalampagin ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga bago nating video. Bago ako mag-umpisa, ay hayaan niyo munang ipaliwanag ko sa inyo ang kaunting kaalaman, payo at malaking maiaambag nito na kaayusan sa ating bansa. Actually, kaibigan, marami ng bansa ang nagpatupad nito. Maraming taon na ang lumipas. Hindi naman sa nag-aano ko pero real talk lang mga kaibigan. Malaking tanong lang kasi sa akin na bakit always late ang Pilipinas sa pagpapatupad ng mga batas tulad nito. Malaking katanungan talaga. Tulad nitong simpleng pagpaparehistro ng SIM card sa isang tao. Kumbaga sa pelikula, kaibigan, tapos na yung gera, saka pa lang darating ang mga parak. Ang malalim na ibig sabihin ko dito mga kaibigan, kaya antayin muna natin na maraming may scam, maloko, at mapahamak bago tayo magpatupad ng batas against dito. Ano ba talaga ang kahalagahan ng topic natin for today? At ano ba ang magandang maidudulot nito sa ating lahat? Lalo na sa kaligtasan at safety natin para sa mga masasamang tao na walang ibang ginawa sa araw-araw kundi mangloko ng kapwa at mang-scam. Inaabuso lang naman nila ang ating kahinaan, kaibigan. Katulad sa panahon ngayon, sigurado marami agad magpaparehistro ng kanilang SIM kapag napanood at nalaman ng kahalagahan nito sa atin. Ngunit ang malaking tanong din sa karamihan, ay alam ba natin ang pinaka-purpose nito kaya ito'y pinatupad? Karamihan sa atin ay hindi alam ang totoong dahilan. Karamihan kasi sa ating mga Pilipino, kapag may dumating na opportunity, grab lang ng grab. Basta usapang pera, ay hindi natin iisipin kung ito ba ay ligtas o tayo ba ay mapapasama at tayo ba ay mai-scam. Ginawa at ipinatupad ang batas na ito upang mabawasan ang mga krimen, scam at panluloko. Higit sa lahat, kaibigan, ay magiging kampante na ang mga asa-asawa natin dahil sa batas na ito. Hindi ka na kasi makakapang babae pa, kaibigan. At sasabihin mong single ka pa at walang asawa? Pag-stalk mo sa Facebook, ayon sa pangalan mo na nakarehistro sa SIM na ginagamit mo, andun ang ebidensya na lima pala ang anak mo. Single pa nga. O siya, habang mainit-init pa ito, ay tirahin na natin bago pa tirahin ng iba. Ito ang tinatawag na portal na kung saan ay maglalagay tayo ng personal information. Ilang step lang naman to mga kaibigan, ayon sa ating mga network provider. Kaya napakadali lang sundan. Una nating gagawin, syempre, i-check kung tama ba yung site na pinupuntahan natin. Ibibigay ko ang mga tamang link ng bawat isang provider sa ibaba ng description. Pangalawa, pumunta kay Google Chrome at ilagay ang tamang site na naaayon sa SIM card natin. Pangatlo, syempre ilagay natin ang ating numero. Sa ibaba nito ay ang mga guidelines. Mas mabuti nang basahin muna natin ang mga guidelines bago tayo magrehistro for safety and reminders. Pang-apat, siguraduhin muna natin na tama ang mga numero o SIM card na iyong irerehistro. At lagyan ng check ang maliit na kahon sa ibaba nito bago pindutin ang send OTP. Marahang antayin ang text ng OTP
for verification na kung talagang hawak mo o nasa iyo ang SIM card. At kapag dumating na, ay ilagay sapat lang ang code. Ang ginawa ko kasi dito, kinapi ko at pinaste ko sa notes at kinuha ko lamang ang kailangan ko. Pindutin ang symbol na X para magpatuloy. Tumungo naman tayo sa panglima. Kapag na-verify na, ay maaari na tayong maglagay ng mga personal information, personal data, ID at face recognition. Ituloy-tuloy lang ang pag-fill up ayon sa mga hinihingi. Sapat lang. At isend ito matapos mailagay ang mga kailangan. At antayin na ito ay marehistro. Hindi ko na pinakita ang mga bagay na nilagay ko. Kasi nga, ito ay ating personal information. Iyon lamang po at maraming salamat mga kaibigan. See you on my next video.